Ginugurita ngayong araw ang unang taon mula ng manalasa ang bagyong Pablo sa Southern Mindanao. Sa pamamagitan ng misa at pagtirik ng kandila, inalala ng mga residente ng Compostela Valley at Davao Oriental ang pinakamalakas na bagyong tumama sa kanilang lugar. Live mula sa Boston, Davao Oriental, ang gabalita si Hernel Tokmo. Umaga kay ganda, Hernel. Yes, George, andito tayo ngayon sa Municipal Hall ng Boston, Davao Oriental. At isang taon ang makalipas, makita na natin na unti-unti nang bumabangon ang mga residente dito. Sa katunayan, may mga nakatayo ng mga bagong bahay at nai-repair na rin nila ang ilang bahagi sa kanilang mga bahay. At nagsisimula na rin ang mga residente sa pagtatanim at sa kanilang kabuhayan. At kasabay ng oras ng paglandfall ni Typhoon Pablo sa Davao Oriental noong December 4, 2012 ng madaling araw, ay may mga seremonyang ginawa ang iba't ibang bayan sa pag-alala sa itinuturing nilang pinakamalakas na bagyo dito sa Southern Mindanao. Alas 4 kaninang madaling araw, sinimulan ng mga taga Boston, Davao Oriental, ang paggunita sa unang anibersaryo ng bagyong Pablo sa isang symbolic candle lighting at pagpapalipad ng mga Chinese lanterns bilang pag-alala sa mga pumanaw at naging epekto ng bagyo sa kanilang lugar. Simbolo rin daw ito sa kanilang pagbangon. Nagpapasalamat ang mga taga Davao Oriental sa mga tumulong sa kanila. Una sa gobyerno dahil hanggang ngayon namamahagi pa rin ang Municipal Social Welfare and Development ng mga food packs, ang mga NGO at iba't ibang mga international organizations na tumulong din sa sustento ng kanilang pagkain maging sa pagpapatayo ng temporary at permanent shelters. Isinagawa rin ang misa dito sa bayan ng Boston bilang pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang kanilang natanggap pagkatapos ng bagyo. Ayon sa mga residente, may natutunan din silang aral matapos ang bagyo. Mas alerto na raw sila ngayon kung may namataang sama ng panahon at may mga hakbang na rin sila sa proteksyon ng kalikasan. Sa katunayan, ngayong alas 8 ng umaga, magtatanim sila ng puno at maglilinis sa kapaligiran bilang depensa kung may darating man na unos. Samantala sa Compostela Valley Province, umarangkada rin ang isang caravan kung saan nagtipon-tipon ang mga typhoon survivors mula sa bayan ng Montevista patungo sa Nubataan kung saan marami ang namatay dulot ng flash floods. George, maliban dito sa Boston, Davao Oriental ay may mga aktibidad din at mga seremonya ang mga karatig na bayan tulad ng Katiil at ng Baganga. May mga gagawin silang Thanksgiving Mass bilang pasasalamat ng mga residente sa Panginoon. At syempre, may isang simpleng programa rin silang gagawin kung saan maibabahagi ng mga typhoon survivors ang kanilang mga experiences sa bagyong Pablo at kung ano yung mga kwento nila ng pagbangon. George? Nakakagana loob yung balita mo, Hernel, na makalipas ng isang taon, bumabangon ang mga kababayan natin dyan. Maraming salamat. Live mula sa Boston, Davao, si Hernel Tokma.